tumatak muna. Yan. Tingnan natin. Yan, ayaw lumagpas ng isa. Pero yung ban niya dito, ayan, malakas yung kanyang upload. Yan, kikita natin na maabot na 7.61. Yes, what's up mga ka-sounds, mga sir, mga boss, mga ma'am. Yan, welcome, welcome to my channel. Ito na yung binili natin na Globe Atom Prepaid Wi-Fi. Yan, ito yung bagong modem ngayon na 2x faster. Yan, nabili natin to sa talagang 1,550. So, titingnan natin to sa loob kung ano yung laman niya. Yan, tsaka samahan nyo ako mga sir, mga ma'am, kung paano natin to i-install doon sa ating computer. Yan, so bubuksan natin to. Yan, hihilain lang natin. Yan. Yan, so nandito yung baliktad. Yan, yung sealed niya ay hindi na po sealed yung box niya. Yan, parang binuksan na po to. Yan, so tingnan natin sa loob. Yan, ito po yung laman mga sir, mga ma'am. Yan. So ito na po yung unit. Ayan, tingnan lang natin mabuti. Ayan, nakaseal naman yung sa likod niya. Ayan. Ayan, meron siyang mga instruction nakasulat dito. Ayan, babasahin natin yan mamaya. Ayan. Ito yung laman niya. Yan, warranty certificate. Tsaka yung, ito yung Globe at Home Prepaid Wi-Fi SIM. Yan, bali yung SIM nito is nasa loob. Yan, may karton sa loob. Yan. So, ito yung antenna. Yan. Tsaka meron siyang cable. Ito naman yung charger niya. Install na natin to. Yan, ito yung unit. Yan, so sa likod niya meron dito lalagyan ng antenna. Dito natin ikabit yung dalawang antenna. Pasok natin itong antena. Yan. Tsaka pasasalamat tayo sa ating misis na binilan tayo nito dahil yung luma nating wifi is nasira na. Yan. So ito po yung yan. Bali pwede natin ma-adjust yung kanyang antena. Sa kanyang picture is nakaganito po yung kanyang posisyon. Ayan. So, ito na yun. Ayan. So, kabit natin to doon sa ating computer. Ayan. Ayan, di siya kasya. Di siya kasya dito. Try natin ganyan. Ayan. Ayan, so okay na okay. Kabit muna natin itong kanyang
supply sa likod. Yan. Meron dito. Saksak natin dito. Yan. So, nakasaksak na yung ating supply doon. So, saksak na natin. Yan. So, nakaplug na yung ating unit. Yan. Hindi pa umilaw. Tingnan natin sa likod. Baka mayroong switch. Yan. So, parang switch po ito. Try natin i-push. Yan. Yan. So, umilaw na. Tingnan natin kung malakas bang yung sagap ng signal. Yan. 1 bar. Yan. Naging 2 bar. Yan. Try natin ikabit to. Iwan muna natin itong ating CPU. Yan. Yan. Meron siyang cable. Ito yung cable na pwede natin isaksak dun sa likod ng ating CPU or laptop. So, ikabit lang natin to dun sa likod. Yan. So, nakabit na natin tong cable dun sa likod ng ating CPU. Yan. So, ito namang dulo niya is kabit natin dito sa likod. Yan. So, ito po yun. Yan. Kabit natin. Yan. Kailangan pagkabit nito is maklik po siya. Yan. Umilaw. Yan. Yan, may mayroong instruction dito. Step 1, plug. Step 2, connect. So, nagkakonnect na po tayo dun sa computer natin. So, third natin gagawin is mag-activate tayo. Ayan, so, nakuha na natin yung 10 gig data na free. Ayan, bali dito natin kinuha sa ating mobile phone. Ayan. Hindi lang natin na kuha ng video dahil wala tayong pang record ng ating cellphone. Ayan. So, sunod natin ay punta na tayo sa ating IP address dahil meron na tayong data connection. Ayan. Punta tayo dito sa Globe Chrome. Ayan. Meron tayo dito na save na natin yung IP address ng Globe at Home. Ayan, ito po siya. Ayan. So, meron na po tayong IP address. Ito yung kanya mga settings. So, test muna natin kung okay ba yung ating connection. Ayan. Bale, nilagay ko dito sa gilid dahil naka 3 bars po siya. Kumpara dito na 2 bars lang. Yan, so nilagay natin dito. So, check natin yung speed test. Ayan. So, click natin tong run speed test. Yan, makikita natin yung kanyang connection. Yan, antayin lang natin kung papasaba siya sa ating speed test. Yan. Yan, lumagpas ng 4. Tingnan natin dito. Yan. Mukhang hindi abot ng 1. Yan, so merong nakalagay na latency 49 ms, server Manila. Yan, so your internet connection is slow. Yan. So, try natin, palakasin itong ating internet. Punta tayo dito. Yan, itong ating settings, IP settings ng Globe at Home. So, sunod, punta tayo dito sa device settings. Yan, click natin yan. Tapos, may makikita tayong 4 na box dito. May nakalagay na connect device, advanced settings,
sa statistic settings at saka wifi settings. Ayan. So, punta tayo dito sa advanced settings. Ayan. Ayan. Pag nakita na natin to, ayan, i-click lang natin tong DHCP. Ayan. Click natin. Ayan. Tapos, makikita natin dito sa taas na merong ito yung IP address, index, and HTML. Ayan, merong hashtag router setting. Yung hashtag router settings is i-erase lang natin. Ayan, erase natin yan. Tapos, palitan lang natin ang frequency. Ayan, trip lang natin, frequency. Ayan. Ayan, so na-type lang natin yung frequency. Click lang natin yung enter. Ayan, so merong lalabas dito na apat na band. So, bali, i-uncheck muna natin itong apat dahil pipili tayo dito na saan yung malakas na signal. So, try muna natin itong band 3. Ayan, click natin itong apply. Ayan, restart your network. Ayan, okay. Ayan. So, balik tayo dito sa speed test. Ayan, iti-test lang natin. Ayan, speed test again. Ayan, kung lalakas ba siya. Ayan. So, hahanap tayo dito na mas komportable yung ating location. Ayan. So, medyo mahina. Ayan. Ayan, antayin lang natin. Ayan, so mahina pa rin. Merong nakalagay, your internet connection is very slow. Ayan, so balik tayo dito sa ating Globatom IP address. So, punta tayo sa band 28. Yan, check natin to. Yan, punta tayo dito sa band 28. Yan, click natin apply. Tapos, merong restart the network. Please wait a moment. Yan, check natin okay. Ayan. So, antayin lang natin na makita natin yung signal band. Yan, so nakikita natin. Yan, so bali naging apat na bar. Ayun. So, try natin i-speed test. Test again. Yan. Sana malakas tong signal natin dito. Ayan, antayin lang natin. Ayan. Tumatakbo na. Ayan. Tingnan natin. Ayan. Ayaw lumagpas ng isa. Pero yung band niya dito, ayan. Malakas yung kanyang upload. Ayan, kikita natin na maabot na 7.61. So, yung nakalagay naman dito, your internet connection is very slow. Ayan, pero maabot siya ng 7.61. Tsaka, yung bar dito is maabot ng 4 bar. So, balik tayo dito. I-try natin tong band 40. Uncheck lang natin to. Tsaka punta tayo sa band 40. Tsaka apply. Ayan. Click natin OK. Ayan. Antayin lang natin.
Yan, antayin lang natin. Magre-red po yan at pagka tsaka babalik ng blue. Yan. Yan, hindi gumana. Apply natin ulit. Subukan natin ulit. Parang walang signal. Yan, so walang signal, walang bar dito. Try natin i-test. Yan, meron ang kalagay. The test can't be complete due to a problem with the network. So, ibig sabihin ay zero connection. Yan, nakita natin is nakapula. Yan. So, balik tayo dito. Punta tayo dito sa band 41. So, uncheck lang natin. Tsaka, click yung band 41. Click natin apply. Tsaka, okay. Yan, antayin lang natin. Ayan, so naging 3 bars po siya. Ayan. So try natin i-speed test kung lakas ba siya. Ayan. Ayan. Ayan, pumapalo po siya ng 1 MB. Yan, naging 2. Yan. So, naging 2.37 download. Dito naman sa upload. Tingnan natin. Ayan. So, mahina. Yung internet connection is very slow. So, nakita natin kanina mga sir, mga ma'am, yung band 28 is malakas yung upload natin dito. Tsaka yung bar niya dito is maabot ng 4 bars. So palit tayo dito. So ito yung pipiliin natin na band 28. Tsaka i-apply natin. Ayan. Click OK. Ayan. Makikita natin. Tingnan natin yung kanyang. Ayan. So nagpalit siya ng 4 bars. Yan. So, ibalik natin. Speed test. Test again. Ayan. Yan. Antayin lang natin. Ayan, antayin lang natin mga sir, mga ma'am. Ayan, tingnan natin itong upload. Ayan, so malakas yung kanyang megabits per second ng Mbps upload. Ayan, so ito lang yung ating gagamitin. Ayan, so mas mataas itong upload niya. Yan, so ito na po yung ating bagong frequency and network band. So ito na yung ating permanent dahil ito yung malakas na signal dito sa ating location. Try natin mag open ang YouTube. Yan, kung malakas ba. Ayan, so malakas, hindi loading. Ayan, try din natin mag upload ng video or kanta. Ayan, malakas yung kanyang. So try natin mag upload ng kanta dito. Yan, try natin search dito. Search tayo dito na kanta. Yan. Search tayo dito na Budots.
try lang natin kung malakas ba yung mag-upload ng kanta. Yan, ito. Try natin i-download yung Pasko na naman. Yan. So, click natin kung madali lang ba mag-upload. Try natin i-download. Tsaka makikita natin dito kung gano'n siya kabilis. Ayan. So, tingnan natin kung malakas ba. Ayan. So, nakikita natin na tumatakbo naman yung kanyang pag-upload. Ayan, yung pag-download. Ayan. Ayan. So, ito lang yung gagamitin natin na ban. So, okay na yan. At least, meron tayo. Cancel lang natin to. Ayan. Ayan. Yan lang po mga ma'am, sir, mga guys. Ayan. May magagamit na tayong internet. Tsaka, nakikita din naman natin na naka 4 bars. Ayan, try natin mag-play ng video sa YouTube. Ayan. Try natin i-play ating try tayo mag-search dito. Ah, ito na lang video natin para maiwasan natin na mag-copyright. Ayan, try lang natin. Ayan, skip lang natin. Ayan, huwag natin magkalimutan mag-subscribe ng ating channel. Hit din ang bell button para ma-update tayo sa bagong upload. Ayan, so hindi po siya loading po mga sir, mga ma'am. Makikita natin tong puti ay siya po ang nag-uuna. Ayan, hindi po yung loading ating connection. Ayan, so okay na okay. So yan lang po mga guys, mga sir. Ayan, ito lang po yung ating vlog for today. Ayan, sana makatulong sa pagbilis ng ating connection. Ayan. So, thank you, at saka God bless.